mabisa raw ang tawa-tawa at papaya para sa mga nagkaka-dengue. Dahil walang gamot po sa dengue, karamihan sa ating mga kapamilya ay naniniwala sa bisa ng mga halamang ito. Pero payo po ng ilang eksperto, dapat daw mag-ingat sa paggamit ng tawa-tawa dahil sa taglay nitong lason. All year round na ngayon ang dengue na galing sa lamok na Aedes aegypti. Pero huwag mag-alala dahil all year round din ang sinasabing gamot sa dengue, ang halamang tawa-tawa at ang katas ng papaya. Unahin natin ang tawa-tawa o Euphorbia hirta at kilala rin sa tawag na gatas-gatas sa ibang lugar. Madalas itong makikita sa mga gilid ng kalsada at sa mga bakanteng lote. Madali lang itong makilala dahil sa mabalahibo nitong tangkay at pollen na nakapagitna sa dalaman nitong dahon. Sa pag-aaral na isinagawa ng University of Santo Tomas, lumabas na nakatutulong ang tawa-tawa para tumaas ang platelet counts ng dugo. Pero hindi sa tao ha, sa daga muna nila inobserbahan ang bisa ng tawa-tawa laban sa dengue. Kahit wala pang konkretong resulta sa bisa ng tawa-tawa, aminado ang grupong PITA na marami na ang umiinom ng tsaa mula sa tawa-tawa. Kasi sinabi na nga ng DOH and other health authorities na hindi nga pinapagamit ang tawa-tawa. Pero patuloy pa rin na nagagamit ang mga tao, nakakapagpataas ng platelet. So nakakapagpataas siya ng platelet. Hindi naman lahat ng tao, ganun ang conditions ng katawan na pwede siya. No? Kahit may mga patunay na sa bisa ng tawa-tawa, hindi raw dapat abusuhin ang pag-inom nito dahil may taglay din pala itong lason. Meron din kasi silang mga toxins, no? Kailangan yan, meron masusing pag-aaral, no? Dapat hindi lang yung base mo sa animal studies, kailangan mo rin tingnan yung efficacy and safety ng halaman. Ingat-ingat din mga kapamilya, isa pa sa madalas nating gawing remedyo laban sa dengue ay ang katas ng dahon ng papaya. Base sa isinagawang pag-aaral ng University of Nottingham sa Malaysia, ang papaya juice ay may taglay na isang bioactive compound na carpane. Ang carpane ay nakatutulong sa blood clotting at inaagapan ang internal bleeding. Sinasabing ang tubig na pinakuluan ng dahon ng papaya ay may taglay na acetogenin, isang uri ng compound na nakatutulong umano sa pagpapataas ng platelet ng isang taong may dengue. Pero pinag-aaralan pa rin hanggang ngayon kung talagang nakatutulong ba ang katas ng papaya sa dengue fever at bleeding. Ang dami mga folkloric, marami pong mga ginagamit sa kanayunan. Yung pupulbusin yung papaya leaves, tapos kakatasan, ipapainom sa pasyente. Iba po yung nakatutulong, iba po yung tamang gamot. Okay? May tamang gamot, doktor nyo nakakaalam dyan. Hindi na mabilang ang mga nagpapatunay sa bisa ng tawa-tawa at katas ng papaya laban sa dengue. Yun nga lang, tandaan na ito ay pwedeng tulong lamang sa isang pasyenteng may dengue. Dapat pa rin silang dalhin sa doktor para mabigyan ng tamang lunas.